When you are a young adult going abroad with your family, would you have specific goals in mind or come what may? Our guest today did not have any definite purpose, but when she arrived to Canada, she realized that this one profession is the most stable and profitable. Listen and be inspired of her journey. Okay, so tell me about yourself. But first, I'm Karen. I'm 30 plus years old. I've been here in Canada for 10 years. Okay. With my family. I'm married. I have one child, a son, 5 years old. Currently, I just finished my studies for nursing. Mm-hmm. Ngayon, kakastart ko lang magtrabaho sa emergency department ng one of the hospitals dito sa Winnipeg, Manitoba. Yeah, good. So, when you came, do you have nursing background in the Philippines or any medical background at all? Actually, I don't have any. Sa amin, magkakapatid, ako yung wala. Communication arts kasi ako sa Pilipinas. Okay. So, wala talaga. Like, I didn't even plan on doing it. Mm-hmm. Pero nung pagdating dito sa Canada is parang siya yung pinaka-stable na job sa Canada na pwede mong gawin. Okay. First kasi parang nag-health grade muna ako para mabilis kasi 6 months lang yun dati. Mm-hmm. And then hindi masyadong mahal yung tuition fee. Okay. So yun muna yung ginawa ko pagdating dito. And then nag-aral uli ako nursing. Mm-hmm. Kasi nga, bata pa naman ako and then pwede naman mag-upgrade. So, nag-upgrade ako ng 4-year course ng nursing. So, yun yung meron ako ngayon. Okay. So, pwede pang mag-upgrade ng registered nurse. Pero ngayon, parang 2 years pa lang, parang practical nurse pa lang ako. Mm-hmm. Okay. Yeah. So, when you came as a family, right? You came with your family, with your whole family? I came with my dad and 2 siblings. Kasi nauna yung nanay ko. Ganun kasi yung parang petition namin. Nauna yung nanay ko na contract worker for 2 years. Kasi yung contract workers, after 2 years, pwede na sila mag-apply ng... That was way back 2006 pa. Okay. Pwede na sila mag-apply after 2 years ng permanent residence. Tapos pwede nilang kunin yung mga anak nila at asawa. So, ayun yung meron kami noon. So, yeah. 3 magkakapatid at saka yung tatay ko. Pero yung nanay ko noon is parang 4 years na siya sa Canada after nung ma-approve yung... Ano? Hindi yun yung Manitoba nominee program. Iba yun. Hindi. Iba yun. Parang siyang, ano ba yun, contract worker, permanent residence. Parang... Permanent resident ko siya nung kinuha kayo? Or citizen na? Permanent resident lang. Okay. Yeah. So, when you came, ano ka ba? Graduate ka na sa Pilipinas noon? Graduate na ako noon. Nagtatrabaho ka na? Yeah. Natapos ko na yung bachelor's degree ko, tapos nakapagtrabaho na ako ng halos 2 years at na mahigit. Tapos, parang magta-23 na ako noon nung makarating kami dito. Pero 20 pa lang or 19 pa lang in-apply na ng nanay ko yun. So, oh, okay. Yeah. So, personally, gusto mo ba talaga pumunta dito noon? No, actually, hindi talaga. Like, wala sa plan ko. Biglang nung nagka-opportunity lang yung nanay ko na parang, nandito na rin naman ako, kukunin ko na kayo. And then, sa age ko nun, parang cut-off ata nun is 23 ata or something. Parang akala ko hindi na ako makakasabay sa kanila. So, parang hindi ko man in-expect na makakarating ako dito kasama sila. But, luckily, parang umabot pa ako hanggang 23 or something. Parang, kinonsider nila yung age na final ng nanay ko yung... Mm-hmm. Papers. Yeah. So we were stuck with that age na 19 or 20. Kahit na nung dumating ako dito is 23 na. Oh, so I just got really lucky na makarating dito. Okay. So nung dumating ka, ano yung mga trabaho mo noon? Nung pagdating mo dito noon? Pagdating ko dito noon, nag-start ako sa parang call center. Ah, doon tayo nagkakilala. Yun ba yun? Yun, yeah. Yun yung una-una. Okay. Yun yung unang in-applyin ko kasi yun yung alam kong gawin. Uh-oh. So, communication arts. Tapos, hindi siya kailangan ng school. Uh-oh. Hindi mo kailangan ng experience. Hindi mo kailangan ng
parang certification para makapasok. Mm-hmm. So, yun yung unang-una. Yeah. Tapos nung nag-healthcare aid ka, nagtatrabaho ka pa rin, di ba, sa call center noon? Oo, nagdo-double job ako kasi ayoko talaga ng healthcare aid. kita sa call center noon, parang hindi yung baba, pero yung hours na binibigay sa'yo is part-time lang. So, parang nakukulangan ako. So, sabi ko, aral muna ako para naman umangat-angat yung hours ko at saka yung income. So, yun yung ginawa ko. Okay. During that time na nag-healthcare aid ka, nasa target mo na yung nursing din? No, actually, hindi ko talaga target. Kasi, parang tinatansya ko kasi sarili ko. Uh-oh. Kasi sa Pilipinas pa lang, parang pinapag-nursing na ako. Ah, okay. Parang tinanggal ko lahat. Parang ayoko ng nursing. Hindi ko gagawin yung nursing. Uh-oh. So, pagdating dito, hindi ko rin naisip. Tapos sabi ko, baka masayang yung effort ko kung mag-nursing ako, agad ako. Tapos ayoko naman trabaho. Uh-oh. So sabi ko, mag-start muna ako as healthcare aide. Mm-mm. Para matignan ko kung paano talaga. Mm-mm. And then, after parang mga 3 to 5 years na pagtatrabaho ko, is nag-decide ako na parang it's time to apply for nursing na. Parang it's not that bad at parang kaya ko naman. So, it nag-apply took you, din ako. Took you 5 years to decide? Parang ganun? Oo. Tapos kasi ang hirap pa ng pag-apply dito is waiting list. At saka yung mga requirements nila, kailangan gawin mo muna yung requirements bago ka makapasok sa actual program. Pagpasok pa na, maghihintay ka pa. Yeah. Parang yun din yung nakatagal. Pero matagal-tagal din ako nag-decide. Parang tagal kong iniwasan yung nursing. Pero eto pa rin. Iba yung sister mo, nurse siya? Nurse ba siya sa Pilipinas pa lang? Mm-hmm. Okay. Nurse siya doon. So ako lang ang hindi. Okay. So I assume masaya ka naman ngayon sa profession mo. Yeah, surprisingly, parang sabi ko nga, hindi naman sa nagre-regret ako, parang I should have decided earlier na ito pala gusto ko. Mm-hmm. But, you know, I think it's what it is. Tapos parang sabi ko, hindi naman pala ganun kasama, parang okay lang. Mm-hmm. Parang kaya naman pala. Pero yeah, masaya, parang worth it lahat ng pagod at saka yung hirap mo sa pag-aaral. Basta matyaga ka lang. Yeah, so isa siguro yun sa mga good advice sa mga bagong dating, di ba, na kahit hindi ka sure kung ano yung gusto mo, basta i-try mo lang, di ba? Try mo lang at baka magustuhan mo rin. Mm-hmm. Yeah. So nung bagong dating ka, yung family mo at ikaw, ano yung mga challenges na naranasan mo noon? First, kasi weather. Yun yung pinakamahirap. Sobrang lamig. Parang ayaw mo na lumabas ng bahay. Okay. Tapos, yung kala mo, ganda ng snow, kala mo, ang komportable ng snow. Pero pala, pag nandun ka na, pag-apak mo sa snow, paglalakad pa lang, hirap na hirap ka na madulas. Oo nga. yun yung unang-una. Tapos, I think language barrier. Doon marunong tayong mga Pinoy na mag-English. Minsan, ang hirap ding intindihin. Mm-mm. Tsaka may mga meaning yung mga sinasabi nila na akala natin yun na yung meaning, mm-hmm. pero iba pa rin pala sa kanila. Right. So I think yun yung ganun. Tapos nahirapan syempre maghanap ng trabaho dahil na zero experience ka. So talaga mag-start ka sa pinakamababa at kung ano lang ang meron at kung mm-hmm. ano lang, kung sino lang gusto mag-employ sa'yo. So yung trabaho mo is call center lang bago nag-healthcare aid ka na? Wala nang ibang trabaho na pinasukan ikaw? Wala. Yun lang ang trabaho. Yeah. Yung communications, ano yung communications course mo? Ano yung dapat yun pag nandito ka? Apa, communication arts. Kasi sa Pilipinas, parang under kami ng radio, advertising, TV, ganyan. Hindi mo binalak yun na yun ang gawin mo dito? Hindi na. Kasi sobrang, first of all, parang nakita ko na hindrance talaga yung language. Okay. Siyempre, pati yung culture, mahirap din bago yung culture mo. So, mahirap din parang i-gawin yun dito. Mm. So, sabi ko, parang wag na muna yun. Tapos, very competitive yun. Bago ka nila kunin, syempre kukuha na sila ng mga talagang marunong magsalita, mag-English, at saka kung ano yun pa. Oh. Pero, yeah. Pero, hindi, parang tinanggal ko na siya. Though, yung communication arts ko, yung nag-giveaway para makapag-call center din ako at that time. Kasi may practice ako, so parang... Ang galing mo, eh. Galing mo nung nandun tayo sa call center, eh.
Naririnig kita, ang galing mo eh. Okay. So nung pumunta, nung unang pumunta ka dito, may mga specific goals ka ba? Wala, actually, walang specific goals. Parang, tingnan muna natin kung ano meron. Kasi marami nagsasabi na parang sa una mahirap. So parang sa isip ko is, kahit ano lang na pwede mong makuha. Ready ka. Ready ka. Parang makatulong ka, yeah, hanggang makapag-settle kayo, tapos mag-aral. Yeah. Though alam ko na kailangan ko talaga mag-aral. Pero inuna ko lang talaga yung, eto kaya kong gawin ngayon. So, focus muna ako dito. Tapos eventually, mag-aaral. Oo. Ang ganda nung ginawa mo kasi sabi mo nga, wala kang hilig talaga sa nursing, pero talagang, inano mo yun, parang unti-unti mong prinipir yung sarili mo na magustuhan siya kasi, ano yun, nakatulong ba yung sister mo sa pag-decide mo to go into nursing? Yeah, actually, yung kapatid ko, yung parang siya yung hindi nahihirapan. Siyempre, alam naman natin lahat yung mga nurses talagang kumikita. Mm. Tapos, hindi mahirap maghanap ng trabaho. Kahit saan, gusto mong mag-apply, makakapag-apply ka kasi marami silang kailangan. Mm. So, parang siya yung parang, ito, mas madaling ganito. Parang, kung gusto mong maghanap ng trabaho, madali. So, mag-aral ka na. Ilipas din yung, kasi matagal nga mag-aral. So, parang sabi niya, eventually, matatapos ka rin naman. So, parang yun yung naging, sige, gawin na natin. Kung kinaya niya, kaya ko naman. So, yun nga, tinry ko. Fortunately, nagawa ko naman. Pero nung nag-nursing ka, nagtatrabaho ka pa rin, di ba? Nung healthcare? Oo, nakapagtrabaho pa ako na parang sa kalahating taon. Kung hindi lang talaga nag-COVID, at kung hindi lang nahirapan, medyo nahirapan nung bandang huli, pwede pang magtrabaho. Pero dahil nga sa COVID, hindi pwede mag-transfer ng facility to facility habang nag-clinicals ang nagtatrabaho. Parang pinahinto kami. Na parang kung mag-clinicals kayo, hindi kayo pwede magtrabaho. Pero nung healthcare aid ka, isang-isang facility lang yon. Oo, isang facility lang. Kaya lang parang bawal. Dahil nga yung clinicals namin is parang personal healthcare, parang sa mga facility din. Mag-transfer to family, transfer na mag-transfer. So parang, okay, tigilan ko na lang, parang eventually matatapos din ako, parang gano'n. Tsaka ano lang yun. Di ba mahirap yun? Full-time ba yung nursing mo? Full-time hours? Yeah. Mm-hmm. Full-time yung hours ko, parang 8:30 to 4:30 siya. Tapos? Di naman everyday for almost. Tapos yung mahirap na part is after class, kailangan nung mag-aral kasi may exam. Yung work mo, anong oras? Yung work ko nun is 11 to 7. 11 ng gabi to 7 ng umaga? Oo, ganyan tapos, yung trabaho. Tapos yeah, mag-nap lang ako ng isang oras. Pakainin ko yung anak ko, ganyan. Mahirap nun ah. Parang i-manage mo lang yung time mo. Pag-trabaho. Tapos konting tulog. Tapos, pasok na, hindi naman araw-araw ganun ginagawa ko, pero usually weekend ako mag-pick up para medyo maluwag. Tapos, kung hindi busy sa work, or kung break time, doon ako nag-aaral ng gumagawa ng assignment, parang ganun. So, alam naman. Talaga ganun, no? Matyaga talaga? Para ano? Para lang matapos. May nilaga. Hard work. Yeah. So, ano ba yung greatest advice mo sa mga ganyang edad sa'yo na na sama ng mga parents o bata pa nung pumunta dito? Talaga mag-aral. Parang take advantage of the opportunity na nandiyan yung parents mo para i-help ka. Like for me, malaking tulong yung nandiyan sila to watch my kid. Parang ganon. Tapos parang tinutulungan ako na kung kailangan ko ng tulong sa mga, like financially, dahil nga tumigil ang magtrabaho, parang kailangan ko ng konting tulong na financially. So sila din, though hindi masyadong malaki dahil nga may mga loans naman na available for students, yung government may considerations sa mga students. So parang naging advantage din yun. But yeah, kung nandiyan yung parents nyo, natutulungan kayo during weekends, go for it. Parang grab nyo lang yung opportunity kasi eventually mahihirapan kapag mas marami ka ng responsibilidad. Yeah. Mm-hmm.
yung mga benefits na nandito ko ngayon sa abroad? Well, ngayon nga, parang dahil na sa COVID, yung situation na nangyari, parang very lucky na, very lucky tayo, or very privileged, kumbaga na, nandito tayo sa Canada, lahat free, like for example, medical expenses, wala tayo nun. Yung mga vaccination, we don't have to pay for it. Para mga swab, hindi na natin kailangan bayaran. Tapos may mga health insurance tayo. At dun sa mga doc kami, parang mga healthcare workers, hindi naman nawala ng trabaho. Pero yung mga taong nag-office, ganun, parang yung government, may support pa sila. So parang very privileged na nandito tayo sa Canada. Right. Na hindi tayo kaanong nahihirapan. Tama. And like, kung naisip ko nga kung nasa Pilipinas tayo at that ngayong pandemic, parang grabe, ang hirap pala nito. Kasi narinig ko sa mga kamag-anak namin doon na parang, wow, ang hirap. Talagang zero. So, yun, yung pinaka-advantage at the same time, maraming opportunity dito na parang hindi natin, parang ako, hindi ko kaya kung nasa Pilipinas ako or hindi ko ma-achieve kung nasa Pilipinas ako. Parang ganun. Yun. Tama. Pero may ano ka pa rin, may parang plan to pursue yung 4-year, tapusin yung 4-year na course. Yeah, siguro in 2 years, ganun. Kasi may requirement sila na parang after 1 year ng trabaho mo as a practical nurse, pwede ka pang mag-upgrade ng isang taon pa para maging BN na siya, parang bachelor's na siya. Isang taon na lang siya, or I think dalawa. Hindi, dalawa nagkamanya. Parang isang taon kung magtatrabaho, tapos dalawang taon na schooling pa para maging na siyang, para maging ano ka na, bachelor siya. So, malaki ba difference ng sahod nun? Malaki, parang $8 per hour ang difference. Ang difference? Oo. Parang pareho din ang trabaho, may additional. Pero pareho lang ang trabaho. Mas pareho lang ang trabaho, no? Oo, parang yun ang pareho, parehong trabaho lang. Difference lang yung sahod. Kasi nga, syempre, may bachelor sila. Kami parang practical nurse lang. Kulang kami sa years ng aral. So, sabi nga nila, it's easy na dahil nga nurse ka na, ginawa mo na lahat. So, pag nag-bachelors ka, parang mas madali. Na parang alam mo na yung paikot-ikot ng nursing. Mm-hmm. Parang nag-aaral ka na lang to have a certification or bachelor. Yeah, yeah. A degree. Na para tumaas yung income or yung sahod mo or wage mo. Mm-hmm. Parang ganun. Yeah. So, any other advices or messages? Sa mga, ako, kasi ako marami ako nakikita ngayon or naririnig or nakakausap parang gusto mag-abroad or gusto dito sa Canada. Advice ko lang is be patient, lalo na sa process ng pag-a-apply sa Canada. Hindi siya madali, hindi rin siya cheap. Madaming gastos, maraming kailangan gawin. Be patient. Mm-mm. May mga parang obstacle na ma-experience sila. Just don't give up kasi eventually makukuha mo rin siya matagal. Pero kailangan mo talaga maging patient sa process nila. Kasi magiging worth it naman yun kapag makapunta ka na dito. Like, yeah, very worth it na makapunta dito. At saka maging matyaga lang. Huwag ma-arte sa trabaho, gano'n. Mm-hmm. Parang magtyaga lang kasi eventually it will get better. Be ready for the entry-level jobs. Yeah, entry-level jobs. Lahat ata ng nakilala ko dito, nakapunta sa Canada, nag-umpisa sa pinakababa, mababa. Yeah. Eventually it will get better. Parang nakwento mo pa sa akin, nag-home care ka ba yung ano, yung ang tawag doon? Yeah, nag-home care. Umiiyak ka pa noon, sabi mo? Yeah, kasi hindi ko naisip na parang katulong pala yung home care. Never kong naisip na parang 1 week lang ata ako doon or 2 weeks. Talaga? Kasi hindi ko kinaya. Alo, kita tumagal ako doon sa ganun. Parang feeling ko parang katulong na naglilinis ng bahay, ganun. Tapos madumi yung bahay niya. Sabi ko hindi ko kaya ito. Do you still live simply? How do you live simply? How do I live simply? You know, ako kasi very simple person lang ako. Alam mo, at I'm very fortunate na nakapag-asawa din ako ng simpleng tao na hindi, ano, alam mo yung low-key lang, yeah. Hindi may high maintenance. So, kami, alam mo yung
kung ano lang ang kaya namin doon kami, and then just enjoy life. Yeah, yeah. Magarbo, hindi kami magastos. Kung ano lang yung nakapagpasaya sa amin, ganun lang. Mm-mm. Kahit meron ka, kahit kaya mong gastusin or kahit kaya mong bilhin, we don't do it kasi kung ano lang yung masaya, kung ano lang yung nakapagpasaya sa amin, ganun. Changing careers for the better, like Karen did, may be scary at first, but with perseverance and focus, eventually you will learn to adapt and enjoy the fruits of your labor.